So, all right. Good morning, good afternoon, good evening sa ating mga viewers. And kamusta naman yung portfolio nyo? Right? So, I hope may mga natira pa. Alright, again, this is PSAI Recap. And mapapansin nyo, these are the, first three rules na I think you would apply. Any time frame or any indicators or kung ano yung mga ano. So, previously, na-explain ko rin naman yan. And before we start, no, I'd like to greet out again yung ating mga viewers. Alright, so medyo maaga-aga tayo nakapag-upload ngayon. So I'd like to greet out, no, especially, no, Middle East. Alright, Qatar, UAE, Saudi Arabia, alam nyo na yan. Right, we have yung dito sa ating Asia, sa ating mga viewers sa Philippines, Taiwan, Korea and Singapore, and lastly, no, may mga new viewers ako coming from the US and Canada. So again, this is PSAI Recap. Today we will be reviewing, no, kung ano pa yung mga stocks na we should be watching, especially marami nagkaroon ng breakdown last week, and I think may mga makikita tayong opportunities kahit papaano, and kung ano yung mga nakikita natin, no, yung mga insights natin, and just for the whole week, just be careful with your sizing because I think mahirapan ka maka-exit, no? Especially if malaki mo yung position mo, mahirapan ka because of the liquidity, right? Oh, so before we start again, magkakaroon tayo ng quick word from our sponsor. All right, this comes from Genesis chapter 6 verse 15. And this is the fashion which thou shalt make it of. The length of the ark shall be 300 cubits, the breadth of it 50 cubits, and the height of it 30 cubits. Alright, so ano to, sir? Ano yung verse na yan? Alright, so again, this is the exact dimensions na God gives kay Noah para i-build yung ark. So remember, this is 300 by 50 by 30. So again, cubits is 1.5 foot. Right, so paano ba natin relate to, and why am I sharing this to you? Alright, long before magkaroon ng naval architecture, yung mga fluid dynamics na yan, alright, so yung mga pag-aaral ng mga vessels na yan. Alright, so again, bago pa mangyari yan o magkaroon pa ng mga subject na ganyan, right, so binigay na ng Diyos yung exact dimensions ng arc, no, which is you might be surprised. Yan yung basis ngayon, no, yung mga cargo ships, especially if you are, no, marami tayong ano, no, marami tayong OFWs na mga seaman, probably meron kayong kamag-anak, alright, pinsan, kapatid, or probably tatay nyo na seaman, alright, no, baka hindi pa nila alam yung mga cargo vessels nila right now dyan binase or hinalaw, and you might be wondering, medyo pagka binago bago mo yan, yung stability mo is lalong magloloko, no. So again, may mga variation na ngayon yan, but during yung mga first design ng mga cargo vessel, dyan po hinalaw yan. That only proves to show that the creator alam niya, no, yung exact dimensions na mga gagawin niya. And specifically sa mga ibang verse, malalaman mo kung ano pa yung mga wood na ginamit. So that only goes to show yung validity of the Bible and kung gaano ka-accurate, no, yung Bible. So again, marami kang makikitang ganito throughout the book, no, pieces of higher intelligence talaga and yung mga designs niya. Alright, so again, keep on reading the Bible and keep on learning. Alright, so again and again, try to make it a habit because ako talaga personally, if I was not reading the Bible, hindi ako magiging ganito ka-enthusiast sa inyo, no, na mag-share. Kasi dito mo no. And you come to think of it, 40 days and 40 nights yun na bumagyo. Alright? So, talagang kumbaga sa ano, matindi. Matindi yung design na nito. Talagang, talagang well thought of yung design na yan. Especially yung ratio, no, na 300 by 50 by 30 cubits yung dimensions niya. And talagang it amazes me to come to think it na yung mga cargo ships dito hinalaw yung ano
yung ano, yung sukat. Alright, so with that, let's now move on sa ating mga watch list. And I think, no, at this point in time, yung mga sasabihin ko sa inyo is just a mere probabilities. It may happen, it may not happen. Again, yung execution nyo would be upon yourselves. Ikaw yung magkiklik na buy and sell. And again, at this point in time, yung entry point mo would not be much important, no? Size, at this point in time, will be part of your defensive plan, no? It's definitely not the price, yung entry price, but the size that will kill you. Alright, so again, ito yung mga nakikita ko na probably would continue to break down during the week, and dito tayo mag-aabang, no? So, ALCO, medyo nagkakainipan na yung mga tao. I think, nag-ano tayo pa nga rito, eh, no? They are waiting at around this 0.8587 na magkakaroon ng news or disclosures or anything. Medyo nakakainipan na. Of course, wala masyadong nagtitrade dito sa ALCO. And it continuously to break down, no? And I think this is last Thursday, medyo nagkaroon na ng panic. But, no? Given that, hindi muna ako papasok, I would like to see ALCO at least magiging interested ako once it touches yung 0.68 or 0.70, no? At least yung risk to reward ko is nando doon. Alright, so 0.68 probably, if may hit yun, maglalagay na ako ng position doon, and then I'm going to sell this at around dito lang din sa area na to, no? Siguro this is 0.80, 0.82, and that is yung mga inaabangan natin, no? So again, from what I see, ALCO medyo nagkakainipan yung mga tao, and I think it will be one of the stocks, no, na magbe-breakdown this week. So again, if you have ALCO, probably kinakabahan ka ngayon, you try to reduce, no, itong position mo sa ALCO specifically. Medyo hindi na rin maganda yung trend niya, medyo pababa na rin. So just be careful, no, sa ALCO. So yun yung medyo abangan natin, 0.68 to 0.70 area. So again, one of the breaking news last week would be CHP. Ano ba yung nangyari sa CHP? CHP, nagkaroon siya ng, I think, sa stocks niya from 5 billion, I think, ginawang 18 billion. So definitely, nagkaroon ng share dilution or dumami yung shares niya. Pag dumami yung shares niya, ibig sabihin yung price bababa. So low of supply and demand, no? So pag ang isang item is marami kang supply, nagmumura yung presyo, 'di ba? That's the reason kung bakit yung bansa natin, 'di ba, minsan nag-aangkat siya ng bigas para pababain yung presyo. 'Di ba? So again, kapag konti naman yung nagsusupply, let's say for example, yung diamond, tumataas yung presyo because of the scarcity, no? So again, with the new introduction of the new shares, no, na possible introduction of the new shares, medyo baga natakot na yung mga nakaposition dito. Nagbentahan na sila, no? So I think medyo nagkaroon ng panic din dito. And ito yung mga isa sa mga rason kung bakit I always tell you to take part, no? Or to take profit, no? Para pag ganitong may mga news disclosures ng ganito, at least you could lock in yung profit mo. Tapos at least dito makakapag play out ka na naman, no? If I remember it right, dito tayo nakaposition noon, eh, no? Sa 2 pesos, 210 area. And then nagkaroon ng news about the yung import taxes ng mga foreign cement, and then nag-favor yun sa CHP, and then tumaas, no? Nag-trend ng konti, and then bumaba. Right now, marami yung nag-accumulate dito sa area na to, yung pataas na to, because due to the fact na, di ba, yung mga, ano ngayon, mga broker ngayon, panay recommend ito si HP. So, ganun yung nangyari. Right? So, marami na ipit dito. So, kaya, nung nagkaroon ng finally yung disclosures about the stocks dilution, or I think introduction of new shares, nagbentahan na sila, no? From what we're seeing, I think medyo overreaction naman yung nangyari. I think that's a big candle dito sa CHP. And right now, no, sa nakikita ko, I might be more than interested, no. I am very very interested if this would touch yung 1.90 or 1.8. But then again, wag muna kayong bumili ng shares, o wag niyo muna ipila.
yung ano nyo, yung bibili nyo, tingnan nyo muna how it would react sa 1.90 to 1.8 area. And then again, if talagang tumigil doon and you see yung volatility subsiding at those area, ang nakikita ko, no, na pwede nating bentahan ulit nito, you should take partial profit dito, no, sa 2 pesos and then sa 2.20 ulit. So, ganun ang magiging strategy dito. I think magkakaroon ng mga ilang days or ilang weeks bago mag-play out tong mga sinasabi ko. But I think ang maganda rito, you have the look ahead, no, kung ano yung mga possible na mangyayari dito sa CHP. I'm very, very interested sa 1.8, 1.9 area. This is the time na talaga kumbaga sa ano magiging barat ka, no. There are times na medyo kumbaga sa ano, especially yung 2017, kung ganito yung mga style ng play mo, hindi ka makakabili. Because at that time, puro pataas, no? But at ngayon naman nangyayari, there are a lot of breakdowns, kinakailangan maging barat ka naman, no? So, makikita mo yung place and yung strategy mo nagbabago-bago, depende sa merkado. Kaya nga, I always track yung PSEI and then I try to observe kung ano ba yung sentiment ng mga tao. And I hope, no, that you're learning something dito sa mga pag-share ko, because tulad ganun sinasabi ko sa inyo, during my time, no, na nag-uumpisa ako, walang mga ganitong channel, walang ganito kadetalyado, wala yung mga ano, puro mga post-trade, puro mga portfolio, yung mga nakita ko, mga nasi-share noon, puro mga, I think, very specific, individualized na mga techniques. And then, minsan komplikado pa, no? So again, try to capitalize ko ano yung mga na-share ko. Take what makes sense to you and scrap out mo naman, no, kung ano yung mga sa tingin mo sa mga analysis ko na ano na pangit or you don't like, no? So kuha ka dito, kuha ka doon ng mga technique and then mag-try to create on yourself, no? All right. So next on our watch list would be IRC again. Disclosures then about the issuance of new shares, no? This is to make a room para dun sa One Belt initiative, no? Magkakaroon ng I think Chinese investor para sa IRC. But, no, makipapansin mo sa IRC, hindi ganun ka tinda yung reaction, no, with regards to CHP compared sa CHP. And right now it's currently stabilizing dito sa 1.6 area. So sa mga hindi pa nakabili, I think this is a week uptrend sa nakikita natin. And probably, no, this week, baka pwede pa naman mag-retest around dito sa 1.6, 1.55. Dito ako magiging interested na interested. And then, I'm going to swing it and try to sell it at around 1.90, no? So again, during the selling days, no, hindi naman ganun katindi rin yung, ano, yung IRC. Right now, I think this is a weak uptrend and I'm more than willing to wait. Yun ang sinatawag dito, no? Willing to wait ako at around 155 to 160 area and I'm going to swing it at least sa 1.90, no? Again, IRC, alam niyo naman yung ano rito, Subway Project, and nagkaroon na ng nakainipan na rin. Alright, sa IRC. And with that, let's now move on sa isa pa natin, no? Sa mga nasa watchlist natin. No? Right now, it's currently consolidating, I think, no? Dito sa 79 to 80 area, no? I think for the last 2 weeks, naglalaro-laro lang yan dito. But, ang maganda rito, no? From what we're seeing, dapat kung mahina talaga to, it should have gone down ng matindi-tindi talaga, at least sa 72 area. But right now, no? At least it's still holding value. And from what we're seeing, no? On the longer term view, I think there's a still chance, no, na mag-run up to at dito sa 87 to 90 pesos, no. This due to the fact na yung ano tinatawag natin na post earnings drift, no. So if you would like to review yung quarterly earnings nito, FPH, I think this is one of the stocks, no, na talaga kumbaga sa ano more than 20% yung increase, if I'm not mistaken, nasa 50% increase pa yata to, no, o 40, parang ganon, correct me if I'm wrong. But from what we're seeing, no, at least yung post earnings drip, isa sa mga styles na tawag dito, napaka ganda, no? Post earnings drip, no? So bago pa yung earnings, nagkaroon ng malaking volume spike and then tumuloy-tuloy, no? So ito yung mga sinasabi ko sa inyo na hindi nyo mababasa sa libro, but through observation. Alright, so again,
Right now, medyo volatile siya doon sa area na yun, 79.80, timing mo na lang. Or if not, bumili ka, ladderize, no? I think, paunti-unti, habang tumataas, no? But I think, we're still can swing this at around 87 to 90, no? Right now, medyo hindi lang maganda yung overall market. But FAH, no? I think, it's a good chance na mag-go up. Right, next on the watch list would be Boom. This is a purely dividend play. I think last Friday, no, April 5 is the last day for the para makakuha ka ng dividend. And this coming Monday, I think there will be a huge sell down. Itong Vloom. But, probably pwede rin naman tumaas yan. And magiging interesado ako if it breaks itong ano na to. Itong resistance area na to. And then, ta-timing ako nila yung pagbaba, no? Para dito ako magsesell at around this area. So, I think, no, medyo delikado to. Probably this Monday, Tuesday, magkakaroon ng sell down dito because yung mga kukuha ng dividend, magbibentahan naman. So, again, that's Bloom, no? Maganda lang dito yung liquidity, no? Yung liquidity ng Bloom, maganda, no? At least makakapag-put ka ng weight sa, ano mo, sa stocks mo. So again, one of, I think for the last 2 weeks, kasama to sa chart pick sessions natin. Yung kasama nito na pen, it has already gone up, no? Diba? If you remember it right, yung pen, matagal natin naispatan yun before the movement ngayon, almost nasa 20% na yata. Right? So, hopefully you're able to take profit, no, sa mga level ng pen. But right now, no, isa sa mga interesting stocks na we should be watching, no? Nakikita mo yung movement, eh, no? Small wave, tapos tight, parang triangle dito. And it's more than enough, no? For me to be convinced na itong Vita, no? Medyo, at least, makikita natin, nag-fibot na siya, no? From a negative sentiment point of view, medyo nagiging maganda na, no? Although medyo mabagal nga lang, at least, no, sa nakikita natin, we could still see this at around 1.88 to 1.90 area, no? So, kumbaga sa ano, parang yung kawali, no? Yung nagpapaning siya. So, at least follow nyo lang yung inyong ano. Kasi once na magkaroon to ng spike in volume and in price, baka mahuli ka naman, no? So, again, at least, no? Kung papasok ka naman ngayon, you try to minimize yung position mo. Or habang tumataas, no, ka nila magdagdag, no? So, again, Vita, no? May nakikita tayong potential dito for Vita. So again, that's for Vita, for our swing play. Let's now move on sa isa pa sa mga stocks na pwede magkaroon ng play dito. Alright, what we're seeing sa PXP, ano ba yung nangyari sa PXP? There's been disclosures na si Dennis Oi would be canceling out yung kanyang subscription. I think there's a big number of shares. And bumagsak, no? So at this point, ito yung area na ano eh, na nung nag-announce si Dennis Uy, nagtaasan talaga yan. But nung ano naman, nung hindi na siya umano sa nag-subscribe, no? Sa stocks, bumagsak ngayon, no? So, the only way and the only thing na talaga kumbaga nag-ano sa akin dito is, I think there's been an overreaction dito, no? Sa PXP. And ang nakikita ko dito, probably parang gagawing B-core to, no? So, yung uptrend would be, I think, paunti-unti until ma-close out niya to, no? Itong area na to. So, I think this is an overreaction. And if you are more than, ano tawag dito, para mas safe, at least, no? If ma-cover niya na at least yung sa 15%, pwede ka nang kumuha nila ng profit dun, no? But right now, kung sakali man, no? Na there's still entities, no? Or mga companies na hindi pa nakapag-pulley out dito sa PXP, at least, no? Ang warning signs mo, at least, kapag ka bumaba na siya at around 9:20, 9:30, that's a sign na dapat mag-out ka. Kasi probably, it could still go down further, no? Itong PXP. Ang talagang nakikita ko lang dito, kaya ako nasama to sa ating watchlist, is because napakaganda, no? Manipis yung sellers, pwedeng mag-spike up to, no? At around quickly, mga 7 to 10% na mabilis. And mas mahirap siya i-maniobra
but nandoon yung proper reward eh, no? So I think that's it, no, for this week, and I hope you are still gaining something or learning knowledge, and maraming salamat sa panonood. This is PSEI Recap.